Mga kalingap, ang umpisa nga po ng vlog kong ito ay ang kwento po ng dati po nilang buhay habang sila po ay may bakery pa bago pa po sila mapunta sa aming bahay kubo, mga kalingap. Shout out naman, Maligera! Kasi nagkaya ang pangong asukal. Ah, mahal ngayon kumpara dati, ano? Apo. Ayan. Kumusta naman ate itong business mo? Okay. Sa ngayon? Ano, may time na mahina ang benta. May time na malakas. May time na malakas, may time na. Oh, pero naisusurvive naman. Oo, oh, yung benta. Anong masra? Pero sa ngayon ba ate, kahit ano, ngayon ba medyo naghihina ganyan? Yung ating mga ingredients. Oo, ganun. Ayan, so, kumbaga po, ito po talaga business nila, ay nangangailangan din po talaga ng karagdagang puhunan. Ano, ayan, at si ate, wala po talaga itong permanent ding bahay, bale, blessing in disguise na lang din po na nangungupahan sila dito, kaya sila may natitirahan. Mahirap lang sa amin. Babalik namin yun ang paano sa plan monthly-monthly. Pahiram lang. Pero babalik namin monthly-monthly ang bigay namin kung pagkano lang ang natitira dito sa naiibong benta sa isang buwan. Yun lang ang nabibigay. Mas talaga matapos yung 200,000 kahit kailan siya matapos mabigay. Tapos may share pa siya pag halimbawa ay uli namin yung iisipin mo yung mga expenses malalaki. Tapos kailangan mabibigay mo siya kanyang monthly kahit pagkano ay may bibigay. Yung papa po dito, kaya ano talaga rin ba po minsan kung mahina man niya ang pintahan. Magkano upa ba dito, ate? 14,000. Ah, 14,000? Kasama na yung ginaw namin doon sa 200K, yung 14,000. Tapos di ba may 1 month advance pa tayo, 1 month deposit? Oo, may ganun. Kumbaga, ate, talagang ito, sumusugal na lang din kayo ngayon sa ganitong business. Sipag. O, sipag at tsaga. Ayan. So, bali, ilan niya ate yung anak nyo? Dalawa. Ano? Babae, lalaki. Ayan. So, bakit mo ate naisipang pasukin tong business na to? Kasi yun yung, ano, ang asawa ko. Ayan yung skill niya. Yun skill niya. Pangarap niya para hindi habang buhay. Bakit trabahador na lang din kami. Mabuti niya yung magsisikap ka sa sarili. Kahit ano lang, pahiram lang yung kulang, isugal mo na lang ng ano, sipag para lang maibalik yung pinahiram sa amin. Ayan. wala rin po kami yung permanent sa sariling bahay. Lagi na lang din kami nangangat sila. Kaya parang double purpose na rin yung may tirahan na rin po kami dito sa bakery. At kasama na yung kaupa po. Hindi nyo rin naman pala sarili yung puhunan, ano, so kumbaga pinahiram lang din sa inyo, and then bilang kayo, dahil gusto nyo rin naman ma-experience mag-business, eh ginrab nyo na, ano, kahit na kumbaga sugal talaga ang pag-business, ano, pahiram pa ang puhunan. Oo, pahiram lang. So, bayaran. Ayan. So, ayan, ito. Mga kalingap, heto nga po at binalikan ko po si Ate Christina, ang amo ko po dati sa bakery. Nung ako po ay nawawala ng pag-asa, ay siya po ang nagbigay ng pag-asa sa akin na kahit papano po ay kumita pa rin at magpatuloy po sa pag-charity. So yun nga po mga kalingap, isang panibagong araw na naman po. At yun, ngayong araw nga po ay akin po nga hanapin at babalikan po si Ate Christina mga kalingap, yung naging dating amo ko po sa bakery. At kakamustahin po natin kung ano na pong kalagayan nila ngayon at sana po sila nakatira ngayon kasama po ng kanyang mga anak mga kalingap. So ayan po mga kalingap,
mga kaligaya, mga ka-ML. Welcome back to my YouTube channel, Maria Ligaya Vlog. So for today's vlog nga po mga kalingap, ay babalikan ko po ulit yung aking naging amo na naging parang kasambahay ko nga po nung nakaraan na binalag ko po dun po sa aking bahay kubo kasama po ang kanyang anak. Pero bago po yun, ay bibisitahin ko po muna ang puntod po na aking yumaong tatay dahil anniversary nga po niya ngayon mga kalingap. Kaya yun po, samahan niyo po ako na bisitahin po muna yung kanyang puntod at magsisindi po ako ng kandila para po sa kanyang kaluluwa. Yun, kung bago ko lang po sa aking YouTube channel, please pa-subscribe, pa-like and share po na ating bawat upload. At sana patuloy niyo lang kung hindi po pag-skip ng ads at ang pag-suporta po at panunood sa love team ko po na Percel. Ayan, maraming maraming salamat po. Dahil din po sa inyo ay nakaka-gain po tayo ng revenue na may pantutulong din po natin sa ating mga beneficiary. So tara po mga kalinga, pag na po natin patagalin, let's go! Ate, magkano po nga ng kandila? Sige, ito na. Ito, 325. Ito. Ito, 325. So, yun po ano, mga kalingap. Ayan, kasama ko po yung aking anak. At bumili nga po tayo ng kandila. Ay, wala tayong ano, pasporo. Tara, bila tayo ulit mo ng pasporo. Ayan. Ay, wait. Ah, sige po. O, baka, ayan po, salamat po kay kuya kasi pinairan po tayo ng lighter. Ano? Opo, ayan. Maria Ligaya Vlog, kuya. Ayan, pa-subscribe. Ayan, so, andito nga po tayo sa sementaryo po muna, no, bago po tayo pumunta doon sa aking amo na naging kasambahay ko daw po. Ayan. Ayan. Pero hindi ko pa talaga siya naging kasambahay. Bali, pinatuloy ko lang po siya doon sa aking kubo. Ano, at yun, marami pong humanga na pukaw na damdamin sa kanya, sa kwento po ng kanyang buhay. At yun, dahil medyo malapit nga po itong sementeryo ng tatay ko at anniversary nga din po ngayon ng tatay ko, eh, naisip ko po na bisitahin po muna siya kasama po ng aking anak. Ayan. Kasi po mga kalingap, mahal na mahal ko po yung tatay ko kahit wala na po siya. Hala, saan ba? Ay, doon yung banda. Baka naliligaw tayo. Ay, naroso, balse. Eh. Hindi ko nga alam kung madamo na eh. Oo, dito yung banda. Ay, madamo na. Pabuti na lang, andito si kuya. Nagraragpas ka talaga dito, kuya? Naragpas ka talaga? Ayan, ito po. Andito po ang ano. Ano po ng aking tatay. Ano yung kuya sideline niya? Ay, isa po. Araw-araw ka po andito? Araw-araw pa po dito. Pag may bumibisita kuya, nagraragpas ka, ganun. Ano yung pinapunta dito nanay niya? Ay, opo, nanay ko yun. Nagpunta na po dito? Kahapon nga siya. Ah, kahapon? Pwede pa nga po makabisita sa nanay ko. Kasi ano, busy-busy ako ko. Nagbablog po kasi ako lagi. Saan po? Kung saan-saan? Dito lang, may sa kamarinis. Kailangan si Piabal. Bal na. Santos Matubang. Ano na yun? Oo, yun. Number po kami. Ala, ayaw mag... Ayaw po mag-sindi. Ay, mahangin. Lager. Opo. Puta po kasi kami yung Bato Balani. Ito sabi na vlog ko, kaya naisip ko po na dumaan na po dito kasi anniversary po nito ngayon. Namatay po kasi po June 4. Parakali? Oo, yung binablog ko kuya, nasa Parakali. Tinutulungan? Oo, tinutulungan. Pinatira ko dun sa bahay kubo na. Saan po yun? Sa Basud. Taga-Basud ako kuya ngayon nung nagkaasawa ako. Layo, Basud. Basud. Dahil. May pintura pa naman pala. Medyo madamo lang talaga. Ano? So kuya, magkano kinikita mo sa pagaganyan? Kasi kung mahina, kung kawalan na gamas.
pag walang napagamas. Oh, kasi bihira naman din may nabisita, ano? Dito sa cemeteryo, ano? Eh, bukod dyan, kuya, wala ka ng ibang pinagkakabalahan? Alam mo, nagko-construction. Hindi ka nagko-construction? Dito lang po ako. Ah, dito ka lang talaga. Malapit bang bahay nyo dito, kuya? Sa likod lang. Ah, sa likod lang. May asawa ka, kuya? Ah, wala po. Ay, binata ka? Ay, ang galing naman ni kuya. Okay lang, kuya. Sama kita sa vlog. Kuya? Ha? Okay lang? Na, nabibideo kita. I-upload ko to sa YouTube. Malay mo, kuya. Mayroon ding mapukaw na damdamin sa'yo. Buti, kuya. Kahit wala kang asawa at anak, nagsisipag ka. Mayroon pa akong magulang buhay pa. Ah, yung magulang mo? Mahina na. Mahina na. Ah, ikaw po nagsusuporta? Mabiling bigas yan. Pambili mo lang. Ay, siya, kuya? Pambayang konti. Ay, grabe. Ah, kaya, kuya, naisipan mo maganto. Magragpas-ragpas. Yan. So, ito, kuya, pala yung letter mo. Yan. So, sige, kuya, wait lang. Nanay niyo pala yun. Opo, nanay ko po yun. Ano, kapatid niyo? Alin po? Ito. Alin po? Kasama niyo. Ay, anak ko po yan. Mak, yun yung po yung service niyo. Kasama niyo yun. Opo, kasama po po yun. Kapatang patabala niyo. Ay, tresip po namin yun. Ayan, so, kuya, pagpasensyahan mo na to, oh. Oo, sa lahat po. Ayan. Para kahit pa paano, yung masaya si kuya, oh. Masaya ka, kuya? Oo. Sa binigay ko? Ayan po. Okay na yan, kuya. Ayan po. Ayan, pang merenda mo. Pumili na rin bigas, ano? Oo. Oo, sutar na. Nag-ano naman na, oh. Nag-ano na yung ano, oh. Nagsindi na po, oh. Sana ano, sana ikaw na pong yun, ikaw nang bahala sa amin nila mama. Ayan, at naiba ko pang tinutulungan. Ayan, sana mas marami pa akong matulungan, pati na rin si Jacqueline at si mama. Ayan, so yun, nagdrama na nga po ako, mga kalingap. At yun, tara na po, alis na po tayo. Ayan, kahit pa paano po eh, ano, natanggalan po ng damo, mga kalingap. Sama ko nga po yung aking anak. Ano, wala po yung asawa ko, nagpasada, mga kalingap. So yun nga po, mga kalingap. Ayan, nabisita na po natin ang madalian, yung puntod po ng aking tatay. Nagtuldok po tayo ng kandila at medyo nagparagpas po ng konti. Ano, at meron nga po tayo doon nakilalang pararagpas. Buti nga po sinamahan din po tayo kasi mentoryo to. Medyo nakakatakot din po. Ayan. So si kuya pala wala pong asawa, walang anak, pero may magulang daw pong sinusuportahan. Ayan. So tara na po, papunta na po tayo dun sa akin pong amo na yun, na vlog ko po nung nakaraan. At kakamustahin po natin sila, babalikan po natin kung saan na po sila ngayon nakatira at kumusta na po yung sitwasyon nila. Ano, so bali hindi ko po sila pinaalis sa bahay, sila po yung kusang umalis kasi meron nga pong opportunity na para po sa kanila. Ano, at yun, bagong pag-asa po na para po sa kanila. So yun, tara po mga kalingap, samahan nyo po ako na kamustahin po siya. Let's go! So yun nga po mga kalingap, medyo malayo-layo po talaga ang biyahe papunta po dun sa lugar kung nasaan po ang aking dating amo, pati na rin po ang kanyang anak, mga kalingap. So yun, medyo naliligaw na po kami mga kalingap, at yun, bubuhos pa po ang matinding ulan sa pag-anak po namin kung umuasa na po yung naging amo ko po dati, ano. Bali, kontak ko na po siya. Kaso medyo nahirapan po kaming kontakin siya kasi mahina po yung signal. Kaya ito po, inahanap pa rin po namin kung nasaan po sila. Sana po huwag po tumuloy ang malakas na ulan. Medyo umaambo na nga po mga kalingap. Dito nga po mga kalingap. Ay! Dami na po namin pinagdaanan bago po marating. Ay! Kung asan po ngayon ang ano, yung mag-iina. Ayan. Halos ilang oras na nga po kami nagbabiyahe, mga kalingap. Napot na nga po kami ng matinding ulan.
Ayan, nakailang na po kami. Nakailang baha na nga po kami, mga kalinga po. Pangalawang baha na po ito, sa kakahanap po. Kung asal po ba sila. Mahirap po kasi yung signal, kaya hindi po na tinagad nahanap. Yun nga po, mga kalinga. Ayan, tanghali na po tayo. Pero hindi pa rin po natin nahanap kung nasan po yung mag-iina. Medyo nagkandaligaw-ligaw na nga po kami, mga kalingap. Kasama nga po natin yung aking biyanan, yung anak ko po. Ayan, at yung pong karpintero. Pero hindi po kami susuko, hanapin ko po sila kung asan po sila. May part po kasi dito na mahina po yung signal, mga kalingap. Kaya yun po. So, yun. Tara po, mga kalingap. Samahan niyo po ako na mahanap po ulit sila. Ayan. So, ayan po, mga kalingap, mga kaligay, mga ka-ML. Tiyo, sa wakas, nahanap na. Masakit na po yung katama. Ano, okay ka lang? Okay lang sa akin. Okay lang. Ano, okay, ang dami po na pinuntahan. Dumaan na kami ng mga baha. Nakailang liko na kami. Nagtatanong, ako lang pa sa kami ng detachment. Ayan, so, andito na nga po, nahanap na po natin, mga kalingap, yung dati ko pong amo. Ana, yon sabi nila naging kasabahay daw kita. Oo, lalo yun. Missy, ito pa yung anak niya, mga kalinga. Hello, Missy. Nung dati wala ka, nung unang vlog namin. Nasaan ka? Yan sila po yung mga dati ko pong ampo na nakatira po sa kubo, mga kalinga. So, saan na kayo ngayon po nakatira? Ito na ngayon sa bakery. Ito yung bakery na tinutuloyan nyo ngayon. Na ano to, kakilala nyo talaga to o kilala? Nakilala mo lang. Saan mo nakilala? Diyan sa sentro, may wanted pa na din, kumbaga din. Ah, kumbaga no, noong mga time na yon, naghahanap din kayo ng opportunity. Tapos napunta kayo sa lugar dito. Kaya yon, nakilala nyo yung may-ari. Ayan. Eh, marami ting nagsasabi na sabi nila, huwag ko daw kayong paalisin doon sa kubo. Ayan. Kasi naghahanap rin kami ng ibang opportunity na makapagkitaan para may maihanap buhay kami. Kaya umalis na rin kami kala Maria ni Gaya. Kasi ang ano lang naman doon, makapagtapos ng pag-aari ng anak ko. Kaya nakituloy lang muna kapag sa mantala rin. Ayan. So, kumbaga, ang usap nga lang natin noon, 1 month. Ganyan, kasi hanggang makatapos lang yung anak mo. Ano kasi doon nag-enroll. Ayan. So, yun po, hindi ka lang po sila pinaalis. Ayan. Ano, sila po yung akusang, kumbaga, ay umalis. Okay. Kasi nakahanap nga po sila ng bagong matutuluyan at opportunity na rin. So, saan kayo ngayon tumutuloy? Okay lang ba? Nakita namin? Oo. Andyan ba yung bagong kumukupup sa inyo? Oo. Pero ngayon, te, kumpara noon, mas okay ka na ba ngayon? Kaunti. Minsan may time pa rin na umiiyak. Umiiyak. Kaya ng isang gabi. Bakit? Parang halo-halo na yung emotion mo. Yung sa asawa, sa ganun yung personal problem. Tapos dinadamdam mo pa rin yung pagkawala ng bakery mo. Oo, tapos yung pagkawala. Sa aking lahat ng ano, wala pa. Marami nagsasabi, tinabasa mo ba yung comment? Hindi ka. Huwag ka daw mawala ng pag-asa, tapos lagi kang magdasal. Kumbaga nga. Maraming naantig sa ano mo, sa kwento ng buhay mo. Nga talaga lagi ang sinasabi nila, huwag mawala ng pag-asa, pero minsan may time pa rin na parang. Pero hindi ka naman na ngayon nakakaisip na mag-bikti. Hindi naman na. Hindi na. So, pero hindi pa rin ako yung parang medyo nagpapag-recover na lang, nagpapanggap pa rin na may kahit okay. Mm-mm. Minsan may ganung moment. Tapos madalas ka parang umiiyak sa gabi. Oo, ganun. Oo, minsan may time. Bakit? Ano pa ba yung inaano mo ngayon? Yung yung parang sa feeling ko na lang yung sa isang moment namin, yung sa mag-asawa na isang yung discussion ba yung parang salita. Pero ibig ko sabihin, yung iba mong mga problema gaya ng mga bayarin mo. Ay, yung meron pa rin to take. Pero kung ba ang balance na lang naman. Yan ang niningil pa rin kasi nakikiusap lang. Kasi siyempre yung ano mo dito na over na, na advance ko na. Ito magiging school, ano po, school. Kasi siyempre yung motor mo doon.
So, sige be. Ay, sige te. Tara, punta natin mo. Usan kayo tumutok. So, yun po mga kalinga. Ayan, bali sila mga kutay ni Ate Christina. Anong usan po sila ngayon tumutuloy? Para kumusta na rin po. So, ayan, bali andito na nga po sila sa ano, bagong tinutuluyan nila. At yun, nakilala nga po natin si Ate. At Hilda. Ano po pangalan nyo? Hilda Valenzuela. Ano po, isuot niyo po itong mic. Alin? Hilda po? Oo, Hilda Valenzuela. So, paano niyo po nakilala si Ate Christine? Nag-apply siyang ano, panadero, yung asawa, i-apply ng panadero, si Jason. Ay... Pero siya po nag-apply kasi wala po niya. Oo, nasa Marion? Bisaya. Bisaya. Ngayon, sabi niya, ano, kinuha niya yung, kinuha nung, ano, nung aking pamangkin yung, number. Ano niya, number din. Tinawagan ko siya, tapos pinauwi yung asawa niya. Tapos, pagdating, saka kami nag-usap na... Ano, marunong siya mag-sortidos, marunong siya ng magtuwa ng tinapay. O, yun ang nangyari. Sabihin, dito na nagawa kami ng ano, nagawa kami ngayon ng sortidos. In short, hindi sabihin ay ano. Kumbaga po, naging empleyado niya na po silang dalawang mag-asawa. Hindi, kasi kuya ano po. Ito, hindi, kumbaga, ano, nag-usap kami na yung gagawing tinapay, hati kami sa tubo. Ah, ibig sabihin doon sa siya maghahawak. Okay. Ibig sabihin in short, lalabas yung kapital. Okay. Iyano yung ano yung expenses, yung expenses halimbawa sa tender, sa ano yan, sa magbabalot, tsaka sa ano sa yung building na pagrenta. Tapos yung matitira, lahat na mabawas yung expenses, yung ano. Tapos may sweldo siya ng 5,000. Sino po ang may sweldo? Si Ate Sherry. Si Ate Tinay. Paano po doon sa natutanggap po yan? Yun, basta hati kami sa tubo ng ano ng tinapay na gagawin. O yun. Tapos so, i-deliver. Sa ganung setup po, payag naman kay Ate Christina. Yun yung ano. Kasi nung nakaraan na ano nila... Karambuan, ganun ang nangyari. Pero hindi sinawing balad na hindi naman makumita. Kaya isinuli niya yung gamit. Ano mga gamit. Kasi ang usapan namin, unti-unting babawasin yung gastos ng yung pagbili namin ng gamit. Okay. Yun ang ano nga, ate, sistema. Ano kahit pa paano, hindi mo pa rin sinasara yung sarili nyo dito sa bacon. I mean, di ba masama yung experience nyo dun sa dati? Buti, tuloy lang kayo. Oo, para may sabi nga, may panibagong chance para alam dito yung bigay ni Lord na dito kami makabawi sa nabagsak naming negosyo. Negosyo. Pero, kumbaga, ibig sabihin niya, nakaka-recover ka na. Opo na. Oo na. Doon sa pagkalugin ng dati ng bakery. At ngayon, ayan, parang si ate, at ano, ang Hilda? Hilda ang nagbigay ng bagong pag-asa sa inyo. Maliban sa akin, na pinatira ko. Pinatira ko po kasi sila doon sa bahay kubo po namin. Ay, ikaw yung tinitiran. Hindi, sinundo namin, actually, si Totoy, nag-aaral ba ganyan doon? Nagsama kami, sabi niya. Ate, nagtira kami sa doon. Yun doon namin sila. Tapos nag-start kami dito. Bali, hindi niya po ako totally kamagana. Doon sa, ano, sa Matnog. Opo. Nawa po kasi ako doon sa Batat. Nag-aaral nga po. Oo, nandun. Nag-graduate na po ng grade 6. Nakwento din po pala ni ate. Oo naman. Magaling siya yung, ano, sinishare niya. Ibig sabihin, nakakaganbaga ng kalooban pag yung may kabigatan na nararamdaman. Tapos, siyempre, pag naisa natin, ano pala rin tayo. Sabi ko, tiyaga lang. Pag may tiyaga baga na ano ay hindi susuko ay nakakaroon. Ang tao naman ay ano, hindi naunlad kung hindi ka kikilos. Kailangan sabay ang sipag, sabay ang diskarte. Kasi hindi, sa ngayong panahon mahirap ang buhay. Hindi natin nadadampot ang pera. Yung saan galing yung mga may mga kaya sa buhay doon din nagmula sila sa ano mahirap nagsikap para siguro ko grabe din yung pinagdaanan. Oo naman hindi naman big sabihin ay hindi sabi ko sa kanila eh ano may nagsasabi na
ano, ganito, bakit bigla akong biglang tiwala. Pero nakita ko naman sa kanila na, sa kanila na mag-asawa, nag-usap kami na maayos sa yung asawa ko na, ano, na mag-uumpisa ng ganito, lahat sortido. So, sabi ko, sige, try natin, baka, kasi mas maganda yung ano yung nagtatrabaho ang bawat isa, kasi pag titigil ay wala na. Tama. Kailangan ay patuloy ang buhay. So kumbaga, Arte, madali sabi, naging pangalawang pag-asa ka din. Yeah. Kasi sabi nila, ako daw yung unang nagbigay pag-asa eh. Kasi nung pinatuloy ko nga, ngayon may bago na naman din pag-asa. Yeah, ang Diyos naman ay mabuti. Parang tingin ko nga po kay Ate naka-recover na, kasi lagi po yung tulala dati, laging umiiyak. Laging bukang bibig, gusto na daw niyang magpakamatay. Kasi hindi niya maano na, simpi, hindi niya kalaya na gagawin sa kanya. Sabi ko naman ay kahit hindi mo kamag-anak, pag okay ang trabaho, ay di magtitiwala lang at saka sipag. Kailangan ay... So ilang pala po ba sila dito? Ah, wala pang isang buwan. Ah, wala po. Wala pa isang buwan. Isun, ano? 25. Nung 25, kami nag-start. So, sana po. Ilan days nga? 8 days. 8 days pa lang? Mas magtagal pa po sila. Oo nga, kasi picha 4 pa lang ngayon. De, 10 days naman ah. Kasi 25 to 3, ay. 9 days pa lang po. Ay, 9 days, oo. So, sa ngayon, tayo, saan kayo tumutuloy? Dito. Saan po? Dito, dyan sa kwarto niya. Pwede makita? Dito po sila tumutuloy. Doon sila. Okay, excuse mo, iwang ko. Dahil pagawa lang dito sa yan lang, tulugan lang. Ah, dito kayo. Akala ko ngayon, pag tingin mo sa labas ka lang, pindahan. Hindi mo. Akala ko yung pindahan sa labas. Dali. Pero hindi naman yung pindahan. Dati pindahan. Ah, dati. Pinawalan mo lang. Pupukusan muna itong sortidos. Eh. Tapos may isa pa sila ng bakery. Oh, para pinaka pinaka-lunch. So, buti nga kahit pa paano malaki ano. Oh, malawak pa mo. Malawak. Yan pang asanay natin lang at may mawarenta din ay. Doon sa kabila? Hindi. Pero ano to, ano po ito ate? Sa inyo po ito? Sa inyo po ito mismo? Nalugi kasi sa PIDS yung aking asawa. Ano po? Wait lang. Tindahan ito ng ano, ng PIDS. Ah, ito po. Oh, kaso hindi pinalat. Nalugi sa babuyan. Okay. Eh di, sinara. Tapos try po. Sabi namin ay ano, isara na lang at ano, hindi umasenso. Sabi ko, ano na lang, parentahan na lang para at isa ay kumita. Daman-tama na, siyempre, kailangan namin maghanap ng pwesto para sa panibagong panimula, pagsusortidos. E di kami ang nagrenta dito. Kaya yan, nag-ano kami. Kano'ng pinagrenta niyo dito, ate? 8,000. Dito po sa pwesto. Ay, paano po yun? Kasi dito po sila tumutuloy. Ay, nagbabayad kami ng kuryente, tubig. Yun. Ah, kayo po nagbabayad? Siyempre, kami... Ah, may sharing po sila? Hindi, kasi tatanggalin namin sa tubo ng tinapay yung expenses. Kuryente, tubig. Ah, kasama po yun. Parang sa renta? Oo. Kailangan namin, bago namin natiin yung ano, tubo, tanggalin muna namin lahat ng expenses. Saka doon kami mag-ano. Ah, so, nag-renta pala lang po kayo. Malaki din po, ano? O, oh, siyempre. Kasi, ito'y sentro. Oo nga po. Wala ka, hindi yan. So, ano masasabi mo, Ate? Kay Ate Hilda? Kasi, kaya ka na naman, tulala ka na naman. Huwag kang natutulala. Ba't tulala ka na naman? Parang naiyak ka pati. Maraming okay. Salamat. Dahil nakita ko si Ate Hilda, sabi nga ni Ate Hilda nung nag-usap kami, siguro may plano si Lord. Amen. Nag-tag po kami. Amen. Yung lagi kong naiisip, mga pinagdadaanan ko, mga nasabi nila sa akin na siguro ganun lang. Hello. Mabuti. Hello. Okay lang. Mabuti. Malalagpasan mo din kung ano yung... Hello. Yun lang naman yung minsan din na inaanok sa isip. Ano lahat naman namin ginagawa.
siyempre tao lang nagkakamali din, pero dapat sa isip din naman nila na hindi naman namin magugustuhin yung nangyari yun. Hindi naman namin yung sinadya. Ganun. Makunta ko sa mundo. Oo nga, maaaring nga siya sana. Sabi ko, ay, hintayin ka lang palapit ka. Salamat. So, Ate Alice. So, Ate, alis ka na po pala. Oo, alis na. Bye-bye. Okay, God bless. Thank you po, Ate Nilda, sa interview po. So, ang bait pala nung ano mo kayo, nung... Ang bait pala nung bago niyong nakilala. Ano, si Ate Nilda. Ayan, so... Kaya masaya ako kasi ano... Kasi yun nga, natagpuan ko sa ulit dito na kahit pa paano eh. Okay ka na. Tapos unti-unti, nagsisimula ka ng panibago. Tulungan mo rin yung sarili mo. Ano? Tulungan mo yung sarili mo. Basta pag may problema, kaya ko tutulong ako. At huwag mo nang balik-balikan yung nakaraan. Huwag ka nang mabuhay sa galit. Ayan, itapon mo na yan. Para mas lalo ka makamit. Ano? So, ano palang masasabi mo sa mga nakapanood sa'yo nung nandun ka sa aming bahay ko? Maraming salamat sa mga nakapanood sa aking video. Sana patuloy mo pa rin. Ang video ko. Salamat ulit. Ayan, so, sige te. Misi, ikaw. Ito po yung anak nilang babae. Halika dito ka. Kumusta ka ngayon dito sa bago niyong tinutulungan? Okay lang po. Ha? Okay lang. Okay lang. Nakakapag-adjust ka naman. Kumpara doon sa dati niyong... Ay, doon ako doon sa dati niyong buhay. Na may sarili pa kayo may kiri, gano'n. Sabagay, parang wala namang ibang pinagkaibat eh, no? Kasi nasa bakery pa rin siya. Ano? So, masaya ka naman dito. Kasi kasama mo si Papa at Mama. Ano? Ayan, so... Sige ate, bali, yun nga ano, pumunta ako dito. Kasi yun, pinapabigay si Ate Laida. Na, ano nga... Masya, naraman daloy. Naraman. Ay, bad ka man. Kailan ako dito? Ayan, so... Bale! Ito ano, mga kalingap. Bale, pinapaabot po ito ni Ate Laida. Na yun nga, para po dito sa mag-iina. Doon kayo sa harap eh. Ayan. Sa mag-iina. Ano mga kalingap? Na nakaraan po, binigyan po natin sila ng 2,000 pesos. Ito po yung karagdagan ano, na pinabibigay po ni Ate Laida. At... Ang alam ko po may susunod pa po, ano? So kaya po inalam po natin kung saan po talaga sila ngayon nakatira para sa susunod na punta ko, alam ko kung saan kita pupuntahan. Ano? So, at yun nga, natagpuan nga natin kahit ang layo-layo, nagkandaligaw-ligaw pa kami, te. Nakakaloka. Pero pinilit ko talagang hanapin ka kahit umulan, may mga baha kami na daanan. Kung saan-saan kami nakarating, pinilit ko talagang hanapin ka. Ano kasi parang kakamustahin ka. At huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang laging umiiyak. Bakit? Ano ba? Naligaw kayo? Nakalagpas kayo? Oo, nakalagpas kami kuya kung saan-saan. Oo, kasi di namin basta mahanap. Ayan. Pero dahil nga gusto ko itang mabisita talaga, ay eto na. Ayan. Okay, 1-5 para sa'yo yan. So, bahala ka ano, kung saan mo yung gagamitin. Si Kuya Crispian, ano mo? Oo, si yung aking carpintero. Na, yun, buti nga pa sinamahan din po tayo ng ating carpintero, ano. So, kaya medyo natigil po ngayon yung, ano, yung paggawa po ng kanyang bahay. Kasi, driver po muna natin siya ngayon. Wala po kasi yung asawa ko. Kaya yun. Pero tuloy-tuloy po yung ating pabahay. Bibili po tayo ng materyales sa mga susunod na araw. Ngayon po kasi medyo maulan lang din po kaya hindi po agad makapagawa, hindi po makapagbiga. Ano? Pero yun. Ano to yun? Ano masasabi mo dyan sa pinabibigay ni Ate Laida? Para sa iyo, para sa anak mo. Maraming salamat. Buti sa pangbigay mo po ulit. Maraming salamat po kayo Mariligay. Sana po marami pa kayong matulungan na ibang tao po. God bless you po. Thank you. So huwag ka nang iiyak ha. Tandaan mo, lagi may pag-asa.
Ha. Saka daw mas masaya ka na ngayon kasi may panibagong ano kayo natutuluyan, tapos magkakasama na kayo, diyan na pala asawa mo, anak mo. Tapos kumbaga may trabaho din naman kayo dito. So panibagong pag-asa na 'yon, ate. Kamawala ng pag-asa. Lagi ka lang magdadasal kay Lord. At kalimutan mo na yung mga masasamang nangyari sa buhay mo. Mag-focus ka dun sa kung ano meron ka ngayon. Ano, yun yung may papayo ko sa iyo. Okay, so yun. Bali din na rin ako timagtatagal kasi may kalayuan nga to at medyo anong oras na. Tanghali na, hindi pa kami nanananghalian. Hindi pala sa ito. Ayan, at yun. May pupuntahan pa po ako kasi yun nga, hindi lang naman di po siya tinutulungan ko. Marami pa po kaming ibang tinutulungan. Ano? Kaya yun, te. Sa susunod, bibisitahin kita ulit. Sana sa susunod, hindi ka naiiyak. Sana okay ka na. Ano? Kaya na. Ano? Yeah. So, Missy, alik ka. Ikaw, anong sasabihin mo may gusto ka? Anong sasabihin mo, Missy? Daw niya lang. Yeah. Sana tanggap ni mama mo, anong masasabi mo? Gusto daw niya kasi magpabiling bike kung bibigay. Ay, sato. Ayun yung pangarap bike, niya, bike. Bike daw. Ay, sabi ko nga, wala man nga Uber pansiklo ko dito. May mga bayaran pa. Mm-hmm. Ay, yung ano nga daw, bibigyan mo halimbawa sa kulang man. Yung bike niya. Oh, ayan mo, Missy. Malay mo, ano? Unti-unti, makabangon kayo. Yung ba yung pangarap mo? Bike? Mountain bike. Ano man sabi mo kay mama mo? Sige, huwag ka maya. Mahiya na. Si Totoy, asan si Totoy pala? Tawagin mo, te. Yun, ang hirap talaga ate, ano, na NPA, no permanent address. Ano? Na wala kang, ano, permanenteng tirahan. Ano? Bali, pang ilan yun na itong tirahan na napuntahan? Pangiban, tatlo, apat. Ano na? Ay, grabe. So, grabe, ang hirap, ano? So, talaga, namulat kayo na, ano, ng mga anak na tas asawa mo na nangungupahan. So, kumbaga, taon na din. Ano? Taon na. So, malay mo naman, ano, meron tayong mapukaw na damdamin. Hindi natin masabi, kasi nga sabi ko sa'yo, di ba, hindi natutulog si Lord. So, malay mo naman, ano, pagdating sa bahay mo, balang araw, malay mo, may maging sarili ka ding, ano, bahay. Pangarap mo din ba talaga yun? Oo, pangarap ko yun. Magkaroon ka ng sariling bahay kasi napagod yung sitwasyon na paalipat-lipat na ko siyang saan. Yung permanent address na NPA. Oo, ano? Talagang kahit simpleng bahay lang basta sarili namin. Hindi na ako naghahangad ng bunggang bahay. Sa kapag may sarili kasing bahay, may trabaho ka sa wala, at least may uuwian ka. Ano, hindi gaya ng nangungupahan. Pag nangungupahan ka, pressure ka. Kasi kailangan, kikita ka lagi. Hindi lang yung pagkain yung iisipin mo, yung panggastos, kundi pati yung upa. Diba? Kaya talagang naramdaman ko yung nararamdaman mo nung nawala sa'yo yung bakery. Ang down na down ka. Wala. Kaya yun, ito tayo, sana maging bagong pag-asa sa'yo. Ano? Kahit paunti-unti. Ayan. So, sige, hindi na rin kong magtatagal. So, yan, nandito na nga po tayo, ano, sa bago po nilang tinutuluyan. Medyo mainit nga po dito. Tagaktak talaga yung pawis namin kasi bawal po dito electric pad, bawal aircon. Kasi paggawaan po ito ng sortidos, tinapay. Ano? Nagbabalot po. Kung ano po yung ginagawa namin dati na pagbabalot, iyon po, naggaganan pa din po sila. At yun nga lang, medyo nabaligtad, ano na, yun nga, hindi na ikaw ngayon yung amo. Parang kumbaga, balik ka sa pagiging empleyado. Ano, pero, pag mandibdibin yung te, may dahilan si Lord kung bakit nangyayari yun. Ano? So, ngayon, masaya ako sa lahat ng natanggap mo, nakikilala mo, ng mga panibagong tao na magbibigay sa'yo ng pag-asa. Ano, so huwag ka naman tutulala. Huwag mo hayaan yung sarili mo mawala sa sarili. Huwag na maano ka, mabaliw ka, ganun. Kakaisip. Huwag kang laging isip ng isip. Kailangan positive ka lang. Saka, ang daming viewers na nag-comment.
hindi lang ikaw yung may matinda daw pinagdaanan, sila meron din, pero ginawa nila, nagdasal sila, nanalig sila kay Lord. Hanggang sa yun, nabago din yung buhay nila. Kaunti-unti, ano, hindi naman din minsan biglaan yan eh. May proseso, kumbaga. Ayan, so yun, hanggang dito na lang po ang vlog na to. Maraming salamat po sa inyong panonood. At thanks God nga po, kasi kahit umulan, uminit, dumaan kami sa mga baha. Nagkandaligaw-ligaw, eh, natagpuan po namin si Ate Christina. At yun, masaya po ako kasi andito po sila. Okay naman po sila sa bago po nilang tinutuluyan. At yun, kahit medyo masikip, kahit medyo maliit, eh yun, nagtsatsaga po sila na yun, doon po sa kanilang tinutuluyan ngayon. Ano, so yun, hanggang dito na lang po ang vlog na to. Sana patuloy nyo lang po supportahan ang aking YouTube channel, Maria Ligaya Vlog. At yun, salamat po sa mga hindi po nag-skip ng ad, sa mga tumatangkilik ng aking live, ng aking vlog. Thank you rin po sa mga tumatangkilik ng Love Team Kong Vercel. Ayan, unti-unti po, nababago din po natin yung buhay nila. Ayan, abangan nyo po yung surprise ko po para kay Lizelle. Ayan, sa part 10, mga kalingap. Ayan, so goodbye po. And God bless. Patuloy nyo lang din po supportahan Kuya Bal Santos Matubang at then na vlog Kalinga Prab at ang buong Kalinga team. So nga dito na lang po ang vlog na to. Goodbye po and God bless. Bye bye. Bye bye kate. Bye bye Macy. Salamat. May kinawa nga dito tayo dito yung gamit ko na carpentero kasi nagpagawa po sila nung nakaraan yung may-ari. Ayan. Yung may-ari po ng bakery. At yatid nga gapo tayo sa labas. So bali yung kasama din po natin ang ating bianan at ang ating karpintero at anak. Kaway ka ma! Ayan, may kinuha din po kami. Yung gamit alam mo, magagaling lang naman yun.